Kagabi po ay nagpunta kami sa perya. Siyempre, piyesta, may perya. At yung mga kasama ko po, mga kabataan, sumakay sila sa lahat ng rides. 50 pesos lang naman. Kaya lang may nakalagay doon sa sakayan, sa mga rides, mayroong babala. Bawal sumakay ang may sakit sa puso. Kasi baka pag sumakay ka at may sakit ka sa puso, baka pagbaba mo, isa ka ng bangkay. No? Pero masayang masaya at tuwang-tuwa kaming lahat matapos naming magperya. Meron din tayong exhibit na mga Mama Mary dahil ang ating patron ay Mahal na Birhen ng Del Carmen. Nakakatuwa, marami ang nag-participate sa ating exhibit. Maganda, maayos, malinis, at makapagninilay ka upang mailapit ang lahat sa Diyos at sa buhay ng kabanalan. Gabi-gabi ay meron din tayong mga palabas at mga programa at mga sayawan at kantahan at iba-iba pang mga cultural presentations dito sa tapat sa may eskwelahan. Meron kaming nakasakay sa jeep kagabi. Ang tanong sa kanya nung mga kabataan, sino ang nanalo? At ang sagot niya, hindi naman po contest yun. Presentations lang po para sa piyesta. At mukhang ngayong gabi may ginagayak na na harana kay Maria. At inihanda rin sa darating na mga araw, lalo na bukas, meron tayong inimbitahan na obispo at mga kaparian. Tunay nga na lahat ng ito ay ginagawa natin bilang papuri at pasasalamat sa Diyos at sa ating patron ng Mahal na Birhen ng Del Carmen. Purihin, palakpakan natin ang Panginoon. Ikaw ba ay deboto ng Mahal na Birhen ng Del Carmen? Ikaw ba ay taga-Pulong Buhangin? O kahit na ikaw ay taga-ibang lugar, pero pagpiesta dito sa Mount Carmel Parish, ikaw ba ay dumadayo rito para magsimba? Para manalangin, para magpasalamat sa lahat ng biyaya at pagpapala na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos? Ano pa ba ang hinihiling mo? Ano pa ba ang gusto mong ibigay niya? Ano pa ba ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Kasama ng iyong mahal sa buhay at kasama ng iyong buong pamilya. Alam niyo po, kami sa partida ay anak ng Mount Carmel. Isang kagalakan at pasasalamat namin yon. Kaya meron kaming pilgrimage sa February 25. 5 bus na po, napuno na at meron pang ibang mga sasakyan. At alam niyo po, laking gulat ko nang malaman ko na most of na sumama sa pilgrimage namin ay mga taga Pulong Buhangin. Natutuwa po ako kasi malaki ang iyong suporta para sa amin, lalo na sa aming mga paggawain. Tunay nga na ang Mahal na Birheng Maria, lagi tayong gagabayan, lagi tayong sasamahan, lagi tayong aakayin sa maliwanag na buhay, sa kapayapaan, sa kahinahunan, sa kagalakan, sa kalinisan ng puso at kalooban. Kung mayroong pagkakilanlan ang ating parokya, ay yun ay walang iba kundi ang scapular, brown scapular ng Our Lady of Mount Carmel. Anong parokya ka kabilang? Sino ang kura paroko mo? No, ano ang mga samahang existing sa parokyang ito? Pero ang kakaiba sa lahat ng parokya ay yung pagiging isang Carmelo, Carmelita. Pagiging isang banal na kapaloob ang kanyang buhay sa katahimikan, sa solitude, sa panalangin, sa prayer, at higit sa lahat sa kawanggawa, ora et labora.
hindi ka lang dasal ng dasal, kundi nag-iisip ka rin ng pamamaraan para makatulong, para magbahagi, para maging larawan ng inspirasyon at liwanag at pagmamahal sa iyong kapwa, higit lahat sa lahat sa iyong pamilya. Alam niyo po, kahapon, kasama ko yung mga kabataan, habang tinitingnan ko sila isa-isa at pinakikinggan ko yung mga kwento nila, at habang kasakasama ko sila, habang nagtatawanan, nagkukwentuhan, naisip ko, 4 na taon pa na makakasama ko ang mga batang ito. Sana sa 4 na taon na yon, marami pang mahubog, marami pang mabago, marami pang lumago, marami pang umunlad, marami pang lumalim sa pananampalataya, marami pang maging babad sa simbahan, maging babad sa panalangin, sa pagdarasal, marami pang akayin, papalapit sa Diyos. Alam niyo po, ang tanong sa Ebanghelyo natin ngayon, sino raw ako ayon sa mga tao? At kapag napakinggan natin yung tanong na yon, parang bago ka matulog mamaya, you will ask the Lord in silence, sino ako ayon sa mga tao? Sino ako sa mga nagdaang taon? At sino ako sa mga darating pang taon sa aking buhay? Paano ko hinaharap ang mga pagsubok at problema sa buhay? At paano ko ipinakikita ang mukha ng Diyos sa aking kapwa sa gawa ng kabutihan at kabanalan? Sana nga, matapos pa ang maraming taon, mas lalo pa tayong maging matatag, mas lalo pa tayong maging malalim at maging malapit sa Diyos sa buhay pananampalataya. Ilang taon na ang lumipas at nagdaan, at ngayon kung haharapin mo ang Panginoon, ano na nga ba ang mga biyaya at pagpapala na sa iyo kanyang ibinigay? Alam niyo po, kami sa partida, tuwang-tuwa kami kasi nakadalawang taon na kami, pero marami nang naipagawa, marami nang nabago, marami nang masasabi mo that we are being blessed by God. Isang pagpapatunay na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Ikaw, sa pamilya mo, sa tahanan mo, sa mga anak mo, sa asawa mo, ano yung babalikan mo na patuloy kang pinagpapala ng Panginoon, na patuloy kang ginagamit ng Panginoon at kinakasangkapan niya upang kung mayroon mang naliligaw, kung mayroon mang nalalayo, kung mayroon mang nakakalimot, kung mayroon mang bumibitaw na at sumusuko nang dahil sa problema, pero ikaw ang naging tagapagpahilom ng sugat. Ikaw ang naging tagapagligtas sa muntik ka ng mamatay na pananampalataya. Ikaw ang nagbibigay ng galak at ng ngiti at ng tuwa, lalo na kapag may nalulumbay, nalulungkot, at nababalot ng kapighatian. Bigyan nawa tayo ng Panginoon ng pagkakataon na tunungin din ang ating sarili. Sino nga ba ako sa harapan ng mga tao? At sino nga ba ako sa harapan ng Diyos? Madalas, mapupulaan tayo siguro ng ating kapwa kapag mayroon kang kahinaan at kapintasan at pagkukulang. Taong simbahan ka pa naman, no? Katekista ka pa naman, lay minister ka pa naman, no? Choir ka pa naman, no? Lector, commentator ka pa naman. Nandiyan ka pa naman lagi sa simbahan, pero ba't ganyan ang ugali mo at ganyan ang iyong asal? How are you going to face this? How are you going to react on these comments kapag mayroong nagbitaw ng salita tungkol sa iyo? Alam niyo po, minsan you will ignore, minsan babaliwalain mo, minsan hindi mo nalang pakikinggan, isasara mo nalang yung tainga mo.
Pero why not accept it and deal with it and reflect upon these words? Sino nga ba ako? At ano nga ba yung dapat kong baguhin? At ano nga ba yung dapat kong pagyamanin pa sa aking sarili, sa aking ugnayan, sa ating kapwa, at higit sa lahat sa Diyos? Meron kaming choir sa partida. Natutuwa ako pag kinakanta nila yung kanta na yon. Sino ako na tao lamang? Hindi ko na alam yung susunod na lyrics. Pero nakakatawa yung tao lang nagkakamali. Tao lang nagkakasala. Tao lang mahina, marupok, nadarapa, naliligaw. Pero kahit tayo tao lamang, tayo'y sa Diyos. Siya ang nagmamay-ari sa atin. Siya ang lumikha sa atin. Siya ang nagbibigay ng buhay at pagpapala sa atin. Huwag mong kalilimutan ang iyong ugnayan sa Diyos. Alam niyo po, ito madalas kong naririnig sa matagal na aking pagkapari. Father, but pag malapit kami sa iyo, hinuhusgahan kami ng tao. Bakit pag malapit kami sa iyo, laging binabatikos kami at tinitingnan niyo pagkukulang namin? Sabi ko, siguro gusto rin nilang mapalapit. Siguro baka gusto rin nilang maging kaibigan yung pare. Pero dahil ikaw yung kaibigan, ikaw yung malapit, baka kaya ikaw sinisiraan, hinahanap pa ng butas, hinihila pa baba para mawala ka doon sa pare, para sila naman ang mapunta at mapalapit sa Diyos. Kung ikaw presidente ng samahan, kung ikaw active sa simbahan, tapos nagkaroon ng palitan, hindi na ikaw ngayon ang presidente, hindi na ikaw ngayon ang namumuno, titigil ka na ba sa pagsisimba? Hindi ka na ba magpapakita? Hindi mo na ba ibibigay yung sarili mo sa Diyos dahil mayroon ng iba? O magpapatuloy ka pa rin sa iyong misyon, sa iyong paglilingkod, sapagkat mayroon kang malalim na ugnayan sa Diyos? Huwag mong puputulin ang iyong ugnayan sa Kanya. Huwag kang mawawala. Huwag kang lalayo. Huwag kang lilipat sa iba. Huwag kang manlalamig sa iyong pananampalataya. Sapagkat bawat pagsubok na iyong pinagdadaanan, mas lalo kang sinasala ng Diyos. Mas lalo kang hinuhugasan ng Diyos. Mas lalo kang itinutuwid at itinatama ng Diyos. Mas lalo at mas maraming itinatanim ang Diyos sa puso mo at kalooban mo upang mahubog ka niya sa anumang nais niya para sa iyo. Hindi tayo, hindi ako, kundi ang Diyos. Amen.